hindi na kinakailangan pang magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay sa gitna po yan ng umiiral na tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Ito po ang iginit ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito po ay sa harap pa rin ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang militar lamang ang makapagpapatama ng tinawag niyang fractured governance. Samantala, binigyan din ng AFP na nananatili silang tapat sa saligang batas at hindi makikisawsaw sa usapin ng politika. Report mula kay Mar Gabriel. There is a fracture. There's a fracture now in the governance. It cannot be remedied. There is no relief inside. It is only military who can correct it. How? I do not know. Sila man yung protector ng konstitusyon. Nirerespeto ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero giit nila, hindi sila makikisali sa usapin ng politika bilang isang profesional na organisasyon. Armed Forces of the Philippines, we act as a barometer in all of these issues. Ang ine-emphasize natin dito, sir, the Armed Forces of the Philippines is a non-partisan organization. As our Chief of Staff has already stated, our armed forces is united and professional. So with all of these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. Ayon sa dating Pangulo, kailangang magdesisyon ng AFP kung patuloy na susuportahan ng Pangulo na umano'y gumagamit ng illegal na droga. Bukod pa ito sa anyay maling paggamit ng pondo ng PhilHealth, SSS at ng GSIS. Protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the President who is a drug addict for another 4 years? At kung sabihin mo, hindi nila alam, at nila sabihin ko, huwag tayo magbulahan. Alam ninyo yan noon. Alam ninyo ngayon. Plano raw ni Duterte na makipag-usap sa ilang opisyal ng AFP kaugnay sa mga problema na kinakaharap ngayon ng bansa. Pero hindi raw ito para sa pagpaplano ng kudeta. Ito ako sa baba. Might as well talk to the Lieutenant Colonels. Lieutenant Colonels and Major and all. There is the military discipline. But if you can talk, if it is really to the interest of your country, sa harap nito, wala raw plano ang AFP na magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. Nananatili raw silang tapat sa sinumpaang tungkulin. There is no need for loyalty checks. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command. Para naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, hindi makakatulong sa bansa ang pagkakawatak-watak ng bawat isa. Mas dapat daw pagtunan ng pansin ang mga suliranin na kinakaharap ng bansa. Walang makikinabang nito kung tayo mga Pilipino ay mag-away-away. Sa ganitong pagkakataon, mas nangailangan na buo ang bawat Pilipino, buo ang ating bansa sa pagharap sa lahat ng threats, lalong-lalo na sa West Philippine. We will assure the public that we trust that each member of the Armed Forces of the Philippines remains professional in all of this. These are all noise that is going on, and we request po na we do not lose focus on the bigger challenge that we are facing ahead. Hindi raw sisirain ng AFP ang mataas na tiwala na ibinibigay sa kanila ng publiko base na rin sa lumabas na resulta ng pinakahuling Okta Research Survey. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.